Hi, good morning. Magdadagdag ako ng magbibigay ako ng karagdagang impormasyon tungkol doon sa explanation ko sa naunang video. Ayan. Hindi masyado ko kagabi kasi ang daming nagtatanong sa akin. Medyo nahirapan sila pagdating sa homogeneous at heterogeneous. Ito ha, uulitin ko. Pag sinabi kasing homogeneous, ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng isang anyo at katangian ng wika. May kaugnayan din ito sa paggamit ng isang particular na wika. So, ang example nga dito, pag sinabing Filipino, Filipino lang talaga. Pero, sinasabi ko rin sa inyo, pag sinabing Filipino, hindi siya homo. Bakit? Kasi ang Filipino ay dinamiko. Dinamiko ang wikang Filipino. Bakit? Kasi nga nagbabago. Nagbabago at maraming mga hiram na salita at maraming mga naghahalo-halong mga lingwahe dito mismo sa Pilipinas, 'di ba? Ang dami nating mga ginagamit na lingwahe, kaya tinatawag siyang dinamiko at homogeneous, heterogeneous. Pag sinabi kasing homogeneous, iisa lang. Ano ba ang pwede nating ma-example dito sa homogeneous? English? Hindi rin. Kasi yung English din, marami rin silang tinatawag na hiram na salita or borrowed language. Di ba? Kaya hindi mo rin makonsider na homogeneous ang English. Siguro lang, at the best example lang dyan, pag sinabi nating homogeneous, yan siguro ay ang Latin. No? Okay. Dadako tayo dito sa heterogeneous. Heterogeneous ay tumutukoy sa pagkakaiba-iba ng uri at katangian ng wika. Okay. Iba-iba ang wika dahil sa lokasyong geografiko, pandarayuhan, sosyo-ekonomiko, political, educational, at katangian ng isang partikular na lugar o komunidad na gumagamit ng naturang wika. Yan. Ang pagkakaiba kasi nitong ni homo at saka ni hetero. Pag sinabing homo kasi iisa lang. Sa wika to ha. Mag-stick tayo sa wika. Pag sinabi kasing homogeneous ng wika, iisa lang ang gamit ng wika. Pag sinabi kasing heterogeneous ng wika, marami ang ginagamit. Halimbawa, nagsusulat ka. Doon sa pagsusulat mo, ang dami mong ginagamit na wika, iba-iba. So, yan ay hetero. Pag sinabi mong homo, straight lang, iisa lang. Pero kung mag-focus naman tayo doon, karagdagan ha. Ang example kasi ng homogeneous, kaya nang sinabi ko kanina Latin, hindi pwede yung English. Kasi yung English kasi, marami din silang mga borrowed language or marami silang mga hiram na salita. So, hindi rin sila homo. Ang tawag din sa kanila ay hetero. Kagaya dito sa Filipino. Itong Filipino ay tinatawag nating heterogeneous. Hindi siya homogeneous. Latin lamang ang homo Genius. Bakit? Kasi, pag sinabi kasing heterogeneous, ibig sabihin buhay. Buhay ang wika. Pag sinabi mong buhay ang wika, ito ay nababago. Nababago, nadadagdagan, at nagbabago dahil sa panahon. Nababago ng panahon. Yon. Pag sinabi kasing homogeneous, patay. Bakit siya naging nasabing patay? Patay kasi hindi na nagbabago yung wika. Yun ang Latin. So, Latin, tandaan ninyo ha, ang pwede nating ma-example lang doon sa homogeneous ay Latin. Kasi yung Latin hindi na nagbabago. Yun na yun. Wala rin silang mga hiram na salita. Di ba? Okay. Heterogeneous, Englishman o Filipino, yan ay heterogeneous. Bakit naging heterogeneous? Kasi yung wika ay buhay, dinamiko at nagbabago. Okay, karagdagan. Meron kasing marami kasing nagtatanong sa akin kagabi dito sa sinasabi na, Sir, paano ba ito ang nakalagay sa 6 to 7? Okay, babasahin ko ha. Balikan ang binasa mong babasahin sa pahina 6 to 7 at iugnay mo ito. Ang araling natutuhan. Okay, mali po ito. Mali po itong 6 to 7. Ang tinutukoy kasi ditong babasahin ay ang sa pahina 3. Oh, ito yung binasa mo sa pahina 3, iuugnay mo dito sa pahina 7. Okay, klaro na ba? Okay, para naman sa iba, hindi ko kasi masyadong ma-explain
sa chat. Nahihirapan ako mag-explain sa chat. Basta, pagdating naman doon sa exam or sa mga sa summative exam natin, alam nyo na kung ano yung mga pagkakaiba ng hetero at homo, no? Kaya nagbigay ako ng karagdagang impormasyon kasi ayaw kong malito kayo pagdating na sa summative exam. Okay. So, klaro na ba? Yung 6 to 7 na tinatawag na iuugnay ay hindi yung 6 to 7, pahina 3 yun. Klaro na ba? Okay. Para sa karagdagang kaalaman sa mga susunod, kasi mahirap mag-chat, hindi ako masyadong nakareply sa chat. Mas gusto ko na lang i-explain na lang through video. So, yung iba, mag-subscribe na lang dito para mas ma-explain ko ng maayos. Kasi kung sa chat kasi, minsan naiiba. Diba? Okay. Maraming salamat and good morning.